Ayan, so dito sa bahagi nito ng Samal Island ay itatayo ang pinaplanong magiging landing site ng gagawing Davao Samal Bridge. Makikita naman natin itong malaking butas. So dito daw inilibing yung ilan sa mga parte ng katawan ng mga pasaherong kasamang bumagsak dito sa eroplano. Dito rin ibinaon yung ilang parte ng eroplano tulad na lamang ng mga nagkapera-perasong papak, buntot at ilang pang bahagi na gawa sa metal ay ibinaon dito. Itong Davao Samal Bridge ay meron po itong haba na abot sa halos 4 na kilometro mula doon sa mga abalang kalsada na itong Davao City papunta dito sa bahaging ito ng Samal. Good morning mga ka-Seftv, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating explore ngayong araw. Ayan, so kung nitong mga nakaraang araw ay binisita po natin ang bulubunduking bahagi nitong Compostela Valley. Ngayon naman ay nandito po tayo sa Davao City. Ayan, nakikita nyo po dito sa ating likuran, etong kahabaan ng kalsada kung saan wala kayong mapapansing mga kable na nakasabit sa poste. Ito yung kalsadang nag-viral dati dahil nga sa linis at sa ganda ng naging resulta nung tinanggal na o nung inilipat yung mga kable sa ilalim ng kalsada. So dito sa kinalalagyan natin, ilang metro lang po yung layo nito sa City Hall naman ng Davao. At mula dito ay magta-travel po tayo ng halos isang oras papunta sa Samal Island. Yon, yung Samal Island, yung ating i-explore ngayong araw. Kaya naman, inaasahan po nating marami na naman tayong malalaman ngayon tungkol sa mga lugar na pupuntahan natin. Ayan, so matapos lamang ang halos 30 minutes na travel mula dun sa city proper ng Davao, ay narating na rin po natin itong Sasa Ferry Terminal. At dito tayo magbabayad para makasakay sa barge patawid dito sa Samal Island. So ito yung rates dito sa Sasa Ferry Terminal. Yung light passenger vehicle ay nasa 250, habang yung mga light cargo vehicles naman ay nasa 300. Makikita nyo po dito sa ating harapan yung pila ng mga sasakyan na kasabay nating tatawid papunta doon sa isla. So dito daw, karaniwan na yung ganitong mahabang pila ng mga sasakyan na gustong makatawid doon sa isla. Kaya naman ganun na lang kung suportahan ng mga taga rito sa Davao at Samal yung proyektong gagawin dito sa bahaging ito ng dagat. Yun po yung tulay na mag-uugnay dito sa isla ng Samal at dito sa Davao City. Tapos sa megit sa 15 minutes na travel mula doon sa Sasa Wharf ng Davao City, ay narating na rin po natin etong Samal Island. Bago po natin bisitahin ang lugar kung saan itatayo ang isa sa mga dambuhalang tulay na ginagawa dito sa Mindanao, ay puntahan po muna natin ang area kung saan nag-crash yung isa sa pinakamalagim na aksidente na nangyari sa kasaysayan ng sasakyang panghimpapawid dito sa Pilipinas. Ilang metro lang po yung layo ng crash site mula dito sa kinalalagyan natin. Kaya tara, let's go! Ayan, so dahil sa hindi kami nakapagpagas dun sa Davao City, kaya dito na kami nagpa-gasolina
dito sa Samal Island. Medyo nasorpresa kami sa presyo ng gasolina kasi yun, mas mura kumpara sa Davao City. Bukod dito sa kabi-kabi lang mga gasolinahan, marami din dito yung mga kainan tulad ng nasa harapan natin. Apo. So shoutout po natin sa Sir Reynold ng Samal Island. Thank you! In 500 meters, turn left. So dito medyo rough road na yung kalsada. Sir, good morning. Dati, nung nakaraang mga dekada, may nag-crash dito na aeroplano. Diyan yon? Hindi, doon. Didiretso ka lang doon sa, ano, San Isidro yan. Sige po. Sir, oh, thank you. Oh, thank you, thank you. Ingat po kayo. Morning po. Saan po dito yung crash site nung, di ba may bubagsak dito dati na aeroplano? Oo, oh, dito, banda. Malayo pa? Lapit naman lang. Matapos lamang ang ilang minutong pag-iikot dito sa bahaging ito ng Samal Island ay natuntun din natin ang lugar kung saan bumagsak ang aeroplano nag-crash dito sa bahaging ito ng Samal. Iwan po muna natin dito yung itong ating sasakyan kasi mula dito, lalakarin na lang po natin papunta dito sa masukal na gubat. Mahigit 50 meters mula doon sa pinagparkingan natin ay narating po natin itong bungad na itong cross site kung saan makikita itong masukal na kagubatan. So ayon sa mga napagtunungan natin dito, kasing dami na itong mga puno ng mahogani, yung dami ng mga pasaherong nasawi dito sa bumagsak na aeroplano. Patunay dyan, yung isang cross na nakatayo dito. So dito, minsan nag-aalay ng bulaklak, nagtitirik ng kandila yung mga residente at yung ilang mga kamag-anak na mga nasawi dito sa bumagsak na aeroplano. So, meron pang mga upos ng kandila kasi nga katatapos pa lang ng undas. Ilang metro naman mula dito sa cross. Ingat ka, may mga matutulis na bagay. Makikita naman natin itong malaking butas. So, dito daw inilibing yung ilan sa mga parte ng katawan ng mga pasaherong kasamang bumagsak dito sa aeroplano. Dito rin ibinaon yung ilang parte ng aeroplano tulad na lamang ng mga nagkapera-perasong pakpak, buntot at ilang pambahagi na gawa sa metal ay ibinaon dito. Kasama po natin ngayon yung ilan sa mga residente na nakatira lang malapit dito sa crash site. Ito po si Sir Jun at ito naman si Sir Dante. Kining bangag, dire gilubong ang mga pisa sa aeroplano nga nabungkag. Ya, uban pa niya na uban pag lubong, sa wala pa niya tabuni, kami mismo nga nagtuyok-tuyok ng mga area, sa crash area, na may minakitaan nga mga sunog o mga party sa lawa sa tao, mga kumingking, o unsa pa din o mga panapton, gisod na mong karton o gisod o kining sako, yapil pag lubong pod. So gaano po ba karami yung mga taong nasa dito? 131 yun sila. Ano ba yung panahon na yon? Maaraw ba? Maulan? Dagom-dagom. Mga nagipags. Ano ba yung naging reaction mo nung nakita mo yung bumagsak na aeroplano? Nahadlo ko. Dagan ko dito. Paingon, kaya nagtugway kong kabaw. Mm. Dagan ko, soksok ko sa butan. Tingnan ko nga noong sa yung buto. Paglingin ako, aeroplano naman, pati kusok yung siga. Taong 2000 ang bumagsak yung aeroplano dito sa bahaging ito ng Samal. Ayon sa mga nabasa nating articles ay ito yung pinaka malagim o pinaka malalang trahedya na nangyari sa kasaysayan ng sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas. Mahigit 130
or eksaktong 131 katao yung nasawi nung bumagsak ang eroplano ng Air Philippines. Yun po yung eroplano na nagmula ng Manila at palapag na sana dito sa Davao Airport. Yun. Ito talaga yung pinaka-purpose bakit kami nagdadala ng aqua flask. Para po to sa sabaw ng buko. Ang tamis ng sabaw ng buko dito sa Samal Island. Matapos naman ng mahigit sa 20 minutes na travel mula doon sa Barangay Kamublod, ay narating na rin po natin etong Barangay Kaliklik. Ayan, so dito sa bahag nito ng Samal Island ay itatayo ang pinaplanong magiging landing site ng gagawing Davao-Samal Bridge. Ayan, so dito po ito sa pagitan ng Paradise Island Beach Resort at ng Costa Marina Beach Resort, sa pagitan lang po nitong dalawang resort yung magiging landing site o yung entry at exit point nitong Davao-Samal Bridge. So, ito yung circumferential road na itong Samal Island at ilang metro lang yung layo nito papunta dito sa coastal area nitong isla. Saktong-sakto para sa gagawing entry at exit point nitong gagawing tulay dahil nga sa hindi ito ganun kalayo dito sa dagat. Yan. So, etong Davao-Samal Bridge ay meron po itong haba na abot sa halos 4 na kilometro mula doon sa mga abalang kalsada nitong Davao City papunta dito sa bahaging ito ng Samal. Dito hati yung opinion ng mga kababayan natin kasi may sumusuporta, meron din naman kumukontra. Yung mga kumukontra ay yun po yung iniisip etong magiging impact dito sa kalikasan. Habang yung mga sumusuporta naman, sila naman yung gustong bumilis yung pag-asenso netong Samal Island. Dahil kasi sa hirap ng pagtawid dito, kaya yun, nahihirapan itong isla na sumabay dito sa development na nagaganap sa Davao City. Nasaksihan po natin kanina kung gano'ng kahirap yung transportasyon dito. Mula dun sa Sasa Wharf, kailangan pang sumakay ng barge papunta dito, kailangan pang pumila ng ating sasakyan para makatawid at kailangan pang magbayad ng 250 pesos para lang makatawid sa ilang kilometrong distansya dito sa Davao at Samal. Yun, malaking tulong kung magkakaroon ng tulay kasi nga ayon sa pag-aaral, base sa description dito sa gagawing tulay, mula sa 30 minutes na travel dito sa Davao papunta sa Samal, ay magiging 5 minutes na lang kung magagawa na yung tulay. So, nandito po tayo ngayon sa Barangay Libertad at ilang kilometro na lang ay mararating na po natin yung San Remigio, yung pinakadulo nitong Samal Island. Yun, bagamat malapit na po tayo dun sa dulo, dahil naman sa nagbabadya itong ulan, kaya yun, hindi na po tayo tutuloy dun sa parting yun, nitong Samal. So, marami po tayong nalaman tungkol dito sa Samal Island.
bukod sa nagaganda ang resort, ay taglay din itong isla ang mga kakaibang storya. Sa susunod nating mga vlog, ibibisitahin naman po natin yung mga naglalakihang proyekto ng gobyerno na ongoing na o ginagawa na sa bahaging ito ng Mindanao. Kaya abangan niyo po yan.